Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay isa din sa request sa atin. Kung paano gumawa naman daw ng pattern ng pambata namang short. Kasi may nauna tayong video tungkol sa paggawa ng pattern ng pambahay short or simpleng pambahay short. Pattern from small to medium, large to XL, 2X to 3X. Ngayon naman, ang gagawin naman natin is apat na pattern para sa bata. Yung pinakamaliit natin ay kakasya siya sa months old to 2 years old siguro kasya yun. Tapos yung sumunod na mga size is palaki na siya. Meron na akong ginawang sample dito. Ito na siya. Bali, nagtry na ako gumawa nito. Ito yung pinakamalaki. Kasya sa akin guys. Pag ang inyong tela ay stretchable, kakasya siya sa adult. Kasi ang sukat nito sa pattern, ang pinakamalaki ay ang hips niya 34 lang. Ang pangkaraniwan pag sa pangmatanda na, ang balakang or hips ay mga 36 kung medyo malaki yung puwet. Pero sa mga medyo maliliit lang naman ang puwet, kahit hindi stretchable, kakasya. Pero pag stretchable, kasya to. Ito guys, kakasya sa akin to. Hanggang anong balakang ba to, kakasya. Tingnan ko lang. Ayan. Dahil stretchable siya, ang balakang nito ay kakasya hanggang sa 46 inches na balakang. Yun lang. Medyo hahapit lang siya dito sa ating kudya. Ayun, yun ang kagandahan pag stretchable yung ating tela. Kaya lang ang naging problema naman dito, may mga makina na hindi kayang tumahin ng stretchable. Or meron pang mga kailang i-adjust para makatahi tayo ng stretchable. Ayan guys. Kung hindi stretchable, kasya to sa pambata lang talaga. Pero pag stretchable, kumakasya siya sa adult. Actually, ito guys, kasya rin sa akin. Kaya lang nagmukha na lang siyang nagmukha na lang siyang cycling. Tara, turuan ko kayo kung paano siyang gawin. Ito yung apat na sukat na ating kailangan para sa pinakamaliit. 12 by 7 and 1 half. Ang sumunod ay 14 by 8 and 1 half. Sumunod, 16 by 9 and 1 half. At ang last, 18 by 10 and 1 half. Simulan natin sa maliit. Dito sa maliit, yung pinakamaliit natin, ito yung pinakalumalabas na halimbawa ay sa baywang. Kabilang kasi yan eh. Dito sa laylayan, dito sa baywang. Mag-mark tayo dito sa 6 inches mula dito sa dulo papunta dyan ng sa 6 inches. Ayan. Dyan sa 6 inches, ibaba natin yan papunta sa 8 and 1 half. Mula sa taas, pababa sa 8 and 1 half. Dito sa 8 and 1 half na binaba natin, ayan, gagawa tayo dyan na pakurba. Ayan ang magiging kumdya. Ayan, pwede natin gamitin ang ating French curve para maikurba natin siya. Ayan, pag nakurba na natin yan, ito na ang ating punja para sa front at back. Hindi na tayo gagawa ng front back na magkaiba ng sukat. Ito na rin siya. Tapos dito sa pinakalaylayan niya, magpapasok lang tayo ng half inches dito. Ayan. Kung dito ay 7 and 1 half, magiging 7 na lang siya. Diyan sa pinasok nating
half inch, i-connect na natin yan dito. Dito guys, sa pattern na ganito, sinama na natin dyan yung sewing allowance. Kaya, gugupitin na natin siya sakto doon sa ating guhit. Ayan, ito na ang ating pattern para sa pinakamaliit. Sundod natin size. Kunin natin ang 14 by 8 and 1 half. Dito naman sa 14 and 1 half, ito yung ating pinakabewang. Mag-mark tayo sa 6 and 1 half. Mula dito sa dulo, mag-mark tayo sa 6 and 1 half. Diyan sa 6 and 1 half, trace natin yan pababa sa 9 inches. Diyan sa 9 inches, kung hanggang saan, ayan, ikukurba din natin yan. Kagaya ng ginawa natin kanina. Pagkakurba natin yan, dito naman tayo sa laylayan. Kanina, half inch, ngayon, gagawin natin 3/4 inch. Yung minatak natin ng 3/4, i-connect natin yan sa punja. Ayan, ayan na yung ating magiging short na susunod na size. Hindi na rin tayo maglalagay ng allowance kasi ilagay na natin dyan. Ito na yung sumunod na size. Ito tayo sa susunod na size. Susunod nating pattern ay 16 by 9 and 1 half. Dito mula sa dulo magmamark naman tayo sa 7 and 1 half. 7 and 1. Tapos sa pababa, magmamark tayo ng 9 and 1 half. Ayan, dyan sa 9 and 1 half, trace lang natin pababa, pakunit sa kailangan pantay dito para diretso rin yung magawa natin. Dyan sa 9 and 1 half, ipupo pa rin natin. Para ang punjan niya ay yun. Tsaka tayo maglalabas or mag-mark dito mula sa dulo. Ayan, mula sa dulo, 1 inches. Tsaka natin i-connect dito sa punja. Ayan, ayan na rin ang ating sumunod na size. Punta na tayo sa susunod na size. Dito naman, magmamark tayo sa 8 and 1 half. Mula sa dulo, 8 and 1 half, magmamark tayo. Magmamark din tayo pababa, mula sa taas, sa 10 inches. Diyan sa 10 inches, itrace natin pababa, mula doon sa 8 and 1 half, pababa doon sa 9 inches. Sa 10 inches pala, 10 inches. 10 ba? 10. Ayan, 10. Ayan, kukurba rin natin. Ayan, dito naman, sa pinakababa niya, magmamark tayo sa 1 inches. Papasok natin, trace natin mula sa punja. Ayan, dyan. Ito na, yung ating apat na pattern. Para sa apat na size ng ating short pang bata. Ngayon, magsasample tayo ng isang short. Ang gagamitin kong tela, kasi nakita nyo na, yung ating ginamit na tela para sa stretchable. Ngayon, susubukan kong gumawa na para naman sa hindi nasi-stretch. Dito sa pinakamalaki natin. Ito ang ating gagamitin tela, hindi siya stretchable. Para siyang para siyang pranela. Ayan. Ito ang ating gagamitin. Pag-aharapin na natin yung right side sa right side. Kasi diretso yung cut natin. Mula sa front hanggang sa back. Bali, dalawang cut lang ang ating tela.
Pero pagsasabayin natin, kaya sangkat lang po. Pagtapatin na natin ang right side sa right side. Tapos ipo-fold natin siya kung gaano kalapad yung ating gagamitin pattern. Ito siya. Ayan, dapat kasya siya. Ayan. Pagkakasya siya, ayan, lapat na natin. Ito yung magiging center fold niya. Yung diretsong tabas lang natin sa pattern. Diyan yung tupi ng ating tela. Kakat na natin siya sakto sa pattern natin. Ayan. Ganun lang kadali magtabas. Isang tabas lang siya. Magkasama na ang ating ayan, front at back na siya. Ngayon, paano naman siyang kahiin? Tara, pakita ko naman kung paano siyang tatahiin. Na try din natin na hindi na tayo gagamit ng edging. Ito guys, itatry natin tahiin ito ng walang edging. I-share ko sa inyo kung paano ako dati nagtatahi ng wala kong edging. Mag-ano lang tayo, sigsag-sigsag. Kung hindi naman siya paninda kung pansarili natin or sa mga kakilala natin, pwede naman itong ganitong paraan ng pagtahi. Pero matibay naman siya. Una, ito na, magkaharap na yung ating mga right side. Ito yung pinaka-crotch niya, kabilaan. Tatahiin lang muna natin yun. Na isang pasada. Ayan, pagka natahi na natin yan, magsisigsag-sigsag ako sa ganitong paraan, guys. Ayan, ginanito ko siya, guys. Sigsag-sig, nag-wave-wave ako sa pagtahi. Pero hindi maiiwasan, may mga ganyan talaga yan. Pero matibay ito guys, pagka pinasadaan pa natin ng isang tahi sa ibabaw naman. Ayan, ito yung ibabaw niya. Magta-top stitch tayo dito na mga 1/16 or 1/4 inch para ma-flat natin yung nasa ilalim. Sigsag na natin siya or wave-wave tsaka natin papasagahan sa ibabaw. Siya, naka-flat siya kahit na hindi natin na-edge, na-doble natin siya at na-flat naman natin yung pinaka-loob niya. Ngayon, kung mag may umusli man dyan na sinulid, hindi yan magtutuloy-tuloy kasi na-doble natin yung tahi niya. Na-doble na natin ng naka-wave or sigsag, pinatungan pa natin ng tahi sa ibabaw. Ngayon, tahiin naman natin itong ating kundya sa legs naman niya. Ayan. After nyan, ganun din, pwede natin siyang patungo ng tahi sa ibabaw. Ayan, pag natapos na natin siyang tahiin, dito na tayo sa tapas niya. Babalik na rin natin para maitupi naman natin itong laylayan. Sa laylayan, dalawang tupi. Yan, wala tayong edging, dalawang tupi. Sa ganitong size, ang sukat ng ating garter ay 20 inches. Pagdudugtungin na natin siya bago natin ikabit. Or kung gusto nyo, itutupi na natin siya at saka natin isusuot yung garter. Ako gusto ko yung hindi yung dugtong ko muna para kasabay na siyang matatay. Pasok na siya dito. Itiklop siya ng dalawang tiklop. Tatahian natin nang hindi natin matatahi yung garter. Ayan guys, ito yung ating ginawa. Nag-sample tayo ng hindi stretchable at kung wala tayong edging. Ito yung itsura nyo guys, pagka walang edging. Ayan, naka-flat siya sa loob.
sinigsag natin, tapos tinapstitch natin siya. Kaya matibay siya kahit wala siyang edging. Ayan. Kung ang bata ay chubby or mataba, mas maganda na ang gagamitin nating tela ay stretchable. Kagaya nito guys. Ito, yung una kong pinakita sa inyo, ayan, stretchable siya. Kuli kahit sa adult, kasya to. Kasya sa adults kung stretchable lang ating tela. Ayan, ito na yung ating mga sumunod na size doon sa pinakamalaki, paliit. Ayan guys, sana nagustuhan nyo ang ating ginawang video para sa kung paano gumawa ng pattern ng pambata. Bali, apat na size siya. Kung meron pa kayong mga comment or suggestion or tanong tungkol dito sa ating ginawa, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, bago lang kayo sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, bago lang kayo sa ating channel, please subscribe and click the bell all para manonotify kayo lagi pag may bago tayong video na i-upload. Thanks for watching. Happy sewing!